Bakit ba minsan nagagalit tayo sa ibang tao? Eh wala naman silang ginagawang mali. Bakit ba minsan kinaiinisan mo yung iba? Eh wala naman silang kasalanan. Bakit minsan kung sino pa yung gumagawa ng mabuti, siya pa yung kinamumuhian? Why do you hate people who are doing good? Bakit naiinis ka dyan sa kaklase mong top 1? Eh, ang sipag-sipag naman nag-aaral eh. Bakit naiinis ka dyan sa katrabaho mo? Eh, very punctual naman, pumapasok. Very organized sa trabaho niya. Napakagaling sa kanyang ginagawa. Bakit naiinis ka sa kanya? Bakit sinisiraan mo yung kapitbahay mo? Eh, gumaganda naman yung buhay niya. Napapagawa niya yung kanyang bahay. Nagsisipag naman siya sa kanyang trabaho. Pero nakukuha mo pa rin na i-chismis siya. Makakita ka ng butas dun sa buhay niya. Kinakalat mo yung bulok niya. Anong ibig sabihin? Paggalit ka sa ibang tao, eh ang buti-buti naman ang ginagawa nila. Isa lang ibig sabihin yan. Naiinggit ka. Amen? At ayaw mo lang aminin. You are insecure. You are jealous. And you're hiding your envy through anger and pointing out that even if they're doing something good, they're still doing something bad. Paggalit ka sa iba, kahit na mabuti sila, ibig lang sabihin, inggit ka. At aminin mo yun. Narinig niyo po sa ating ebanghelyo, mabuti na yung ginagawa ng isang tao, nagpapalabas daw ng demonyo, nagpapalabas na masamang espiritu sa ngalan ni Jesus. Pero sinusumbong pa nitong si San Juan, itong disipulo ni Jesus. Panginoon, pigilan mo itong taong ito. Nagpapalabas na masamang espiritu, pero hindi natin siya kasama. Yun lang yung problema niya. Hindi daw nila kasapi, hindi lang nila kagrupo, pero pinapansin na may masama siyang ginagawa. Mabuti yung kanyang ginagawa, pero bakit masama pa rin para kay San Juan? Eh kasi naiinggit siya. Kung maaalala niyo po yung kwento, meron silang pinapaalis na masamang espiritu dun sa bata, hindi nila kinaya, hindi sila nagtagumpay. Nirereklamo sila nung magulang, Panginoon, itong mga disipulo mo, hindi nila mapaalis yung demonyo dito sa anak ko. Ikaw naman nga. Nagagalit si San Juan sa sarili niya. Bakit hindi ko kayang paalisin yung demonyo? Itong taong ito, hindi naman natin kasama. Nakakapagpaalis sa masamang espiritu. That's unfair. Unfair? Or are you just jealous? Or is he just jealous? Naiinggit lang siya kasi hindi niya magawa yung nagagawang mabuti ng iba. My dear friends, we know that it's not good to be insecure. My dear friends, we know that it's bad to be envious and jealous of others. But how can we stop this insecurity in our life? Paano natin mapipigilan ang pagkainggit natin doon sa mabuting ginagawa ng iba na hindi naman natin magawa-gawa? Simple lang, tandaan nyo ito, that every one of us has been blessed by God. Every one of us has been graced by God. Iba-iba lang yung ating bendisyon, iba-iba lang yung ating grasya, iba-iba lang yung ating kakayahan. Pero lahat tayo binigyan ng kabutihan ng Panginoon. And do not compare yourself to others. Hindi makatarungan yung ginagawa mo sa sarili mo pag kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. Because you can never be the other. Kahit anong effort yung gawin mo, kahit anong pagod yung gawin mo, hindi ka magiging kamukha niya. Dahil magkaiba kayo, magkakaiba tayo. Eh kung nga yung mga kambal, hindi po ba magkamukha na yan? Pero hindi pa rin sila talaga magkamukha sa loob, sa ugali, sa kaluluwa. Pinapahirapan natin yung ating sarili pag kinukumpara natin yung ating sarili sa iba. Pag inaasam mo na
yung blessing ng iba, dapat blessing mo rin. Kailangan mong makita that you are blessed in your own way. Tingnan niyo po yung mga mahihirap na iinggit sa mga mayayaman. Amen? Kasi may pera sila. Pero yung mga mayayaman na iinggit sa mga mahihirap, paano? Kasi sabi nila, buti pa yung mga mahihirap, hindi nagkakasakit. Kahit na barong-barong lang yung bahay nila, kahit na nasa kalsada lang sila, tignan mo nga, hindi man naka-face mask, hindi nagkaka-COVID. Tayo, nasa loob tayo ng bahay, nagkaka-COVID tayo. Naiinggit sa iba, pero nakakalimutan, may sariling grasya. Nakakatawa minsan, yung mga payat, gustong tumaba. Pero yung mga malulusog, gustong pumayat. Tayong mga Pilipino, kayo manggi, gusto nating pumuti. Maging singkulay daw na mga Koreano at Amerikano. Pero yung mga Amerikano, pag pumupunta dito sa ating bansa, nagbibilad, naiinggit dun sa ating balat. Di ba nakakatawa yun? Bago ka tumingin sa iba, bago ka mainggit sa iba, tingnan mo muna ang buhay mo. Kung ano yung grasya at bendisyon na binigay sa'yo ng Diyos. Huwag mong sasabihin yung buti pa sila, buti pa siya. Kasi pag nag-umpisa kang ganyan na mag-isip, ang kasunod niyan, galit. Pero pag nakita mo na mayroong bendisyon at grasyang pinagkaloob ang Diyos sa iyo, ano ang iyong mararamdaman? Kapayapaan. When we see how blessed we are, God has blessed us in a very particular way, in our own situation, you will be thankful. And in being thankful, you will be peaceful. There is no peace in comparing yourself to others. Tandaan niyo po yun. Hindi ka magiging masaya. Hindi ka magiging payapa kung palagi kang nakatingin sa iba. Kung wala pang lumilitaw na mabuti sa iyong buhay, maghintay ka lang. Just keep on doing what you are doing. Just be yourself. Do not be somebody that you are not. May kasabihan nga eh, the elephant keeps on walking and the dog keeps on barking. Yung elepante, hindi naman aso yan eh. At yung aso, hindi naman elepante yan. Gagawin ng elepante kung anong ginagawa ng isang elepante. Gagawin ng aso kung anong ginagawa ng isang aso. Kung inaasam ng aso maging elepante, anong mangyayari sa kanya? Makikisama siya doon sa mga ibang elepante, baka matapakan siya, mamatay siya. Kung panaginip ng isang elepante, maging aso siya, baka makagat siya ng ibang aso. Keep on doing what you know is good. Be yourself. And in being yourself, there is goodness in that. Darating din ang araw, lilitaw din yung iyong sariling kabutihan. At maniwala ka doon.